Yes, mga kapistol, magandang tanghali. Ay, panibagong vlog tayo. Matagal-tagal din ako din nakapag-vlog. Siguro mga 2 months din siguro or isang buwan, hindi ko matandaan na kasi maraming mga pangyayari. Nagkasakit ako, tapos kala ko nga dahil kasi bumahali ito sa amin. Ang abot ng baha ay hanggang dito ang abot ng baha. Mga dito siguro. Dito, mga ganyan. Yung ganyan ang baha. Eh, nung pagkabaha, pati yung loob ng bahay namin, eh, nabaha din. Kaya, ako lang naglinis mag-isa na yung mga putik, eh, pumasok sa loob ng bahay. Kaya, pagkatapos nung paglilinis ko, nagkasakit na ako. 2 weeks din ako nagkasakit. Halos bumagsak ang katawan ko. So, ang gagawin natin ngayon, ay dahil nabaha itong sasakyan, ipaparipak ko yung mga gulong. Ito, na-repack na to eh. Na-repack na namin to sa Isuzu. Yun, sandahin nyo ako sa biyahe kong ito. Itignan natin kung paano ba yung mga pag-repack, paano ba yung procedure. Ipapakita ko sa inyo. Tara na. So yun mga kapistol, nandito na ako ngayon sa EJ John General Service Motor Park dito sa Taway, sa Ipil, Sampuanga, Sibugay. Dito lang sa amin yan, malapit. Basta Ipil Park lang to, Ipil Park. So ayan, ayun yung sasakyan, ayan yung sasakyan. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano yung paggawa, kung paano yung pagproseso nila, may ginagawa pa sila ron eh. Daming sasakyan dito nagpapagawa kasi magagaling dito yung mga mekaniko. Actually, sinabi ko na sa inyo itong sasakyan namin na to, nabaha. Pati motor namin, nabaha din. Pero yung isang motor namin, okay na. Nabaha din. Pero nairapak ko na lahat yung mga bearing. Pero yung isang motor namin, hindi pa. Kasi medyo may sira yung isang motor namin. Saka, magagamit naman to. Kaya lang, ang gusto ko lang na, maging sure na walang tubig yon mga bearing, hindi nagkatubig. Kasi pag nagkatubig yon masisira ang bearing, madaling masira ang bearing. Kaya ipaparipak natin. So samahan nyo ako ngayon sa pagsagawa ko na to, itong sasakyan na to. So hintayin na natin yung mekaniko kasi naayos pa sila. Nilipap na nila. Tsaka pala guys, itong sasakyan namin na to ay hindi ko itinataas na maganda siya or anuman. Itong sasakyan namin na to is a 1992 pa na model, pero okay naman, maganda naman, magandang tumakbo. Kaya ang ibablog ko lang dito ay kung paano magdawa ng paano iba yung proseso nila kung yung mga nabaha na sasakyan, yung i-repack siya yung bearing. So samahan nyo ako ngayon sa pagkagawa namin to. Yun na, tara, punta natin sila. Tinatanggal na yung mga gulong. Ayan, tinanggal na. Ayan na. Oo. Tinanggal mo na, sabi sa'yo. Nabaha kasi yan. Ito yung pinakamagaling na mekaniko rito. Kay EJ John. Hindi na makalas kasi ano na siya, masyadong kalawang naman talaga. Pero magagaling tong mga to. Gusto ko rito magpagawa eh kasi talaga sila, matatagal na talaga silang mga mekaniko rito. Kaya kayo dyan may mga sasakyan dito sa part ng Sambuanga, Sibugay, dito na kayo magpagawa, kaya EJ John. Hindi ko naman itinataas ng tindahan nila pero magagaling ang mga mekaniko rito. Awang no, nabasa kasi. Grabe.
Ah, grabe nga. Kalawang talaga eh. Ayun, nililisan lang nila. Tapos binalik na 'yon gulong. Wala naman daw naging problema 'yon brake shoe niya, yung brake pad, yung brake shoe, tawag pa noon, yung ganon. Yung ganon, yung kumakapit doon sa drum niya. Eh okay pa naman daw. Medyo makapal pa lang konti. Pero pagbalik daw isa sa maintenance nito, pwedeng baka medyo papalitan na. Kaya magpiprepare tayo ng pa-maintenance ulit dito. O, ilalagay yung isang jack sa harapan na naman. Ayan. Jack na isa. Okay. Kayo gumawa niyan dyan nung naka-stack yan dito. Hindi ko yan pinapagawa sa iba, dito lang ako nagpapagawa. So makapal pa daw yung ano niya, yung brake pad niya. Eh pinagawa ko lang naman yan dito eh. Bago lang, kaya ko lang naman siya pinalinis. Dahil nabaha ito. So, pinabuksan ko yung cup niya rito, yung cup. Eh okay pa naman ang grasa niya. Ayan oh. Hindi yun naman pala basta-basta papasok ang tubig, maski yun tubig, yun ano niya, yung tubig. Hanggang pa dito ang tubig niya oh. Lampas sa gulong. Hindi naman, meron naman siyang cup close. Kaya pero pina-check ko rin, okay din naman na ano. Pero nakita ko naman na okay pa naman ang grasa. Hindi ko na siya itutuloy yung pang ano. Yan na yan. Palilinisan ko na lang itong disc niya. Saka yung mga pad. Papalayaan ko na lang. So yun. So yun na purpose pwede gamitin sa mga kan. Oo. Oo. So yun, ikakabit na, nakakabit na. Ito na yung pinakalas na gulong na ikakabit. So ready na. Tetestingin ko na lang ito mamaya. So lahat naman ay okay na. Ito talaga oh, daming alikabok na ito. Kinalawang na yun ano dahil sa ano nung nabaha. Tatanggalin na yung jack. Okay na. Okay na. Ayun yung mekaniko ko. So yun guys. Pauwi na ako. So siguro bibili na ako ng ulam saka ano mga ingredients, sibuyas, kamatis, bawang, luya, mga ganyan. Saka isda. Lakas ng ulan. Ang ganda, lakas ng preno ng ano ko, nemo ko nung naayos, oh. Ayan ako sa inyo, ha. Papakita ko sa inyo kung gaano ka
adjust ko kasi. Lakas ng preno. Matindi talaga, pag maganda talaga, pag ako nagagrasahan yung mga, ano niya eh, mga kasupasuhan eh. Importante yan guys sa mga sasakyan. Yung pagkagrasa sa mga ball joint niya. Payong ano lang to, mga driver. Yung ano, huwag niyong papabayaan yun, ano, pag lalo na pag nababaha yung mga sasakyan. Ano, kailangan na ipa-maintain nyo talaga yung mga bearing niya, lagyan lagi ng grasa, pag nabaha yung sasakyan, lagyan ng grasa, ganyan. Kaya pagka sa baha, dahan-dahan lang talaga. Pero yung mga ganitong ulan-ulan, medyo ano naman, wala namang problema yan. Nalulubog lang yung sasakyan. Pero yung kanina na binaklas ko kanina, okay pa naman yung ano niya, yung mga bearing niya, yung grasa niya, maano pa naman, yellow pa naman, yellowish pa naman yung bearing, yung mga grasa niya. Wala pang lupa-lupa. May cup naman kasi. So nandito tayo ngayon sa runabout ng Sambuanga kasi Bugay. Shout out sa mga taga Sambuanga diyan, Ipil. Salamat sa mga subscriber ko diyan na mga taga Ipil. Yes mga kapiston, ito pauwi na ako, ginabi na ako. Maulan kasi, pinahinto ko pa yung ulan kasi bumaharon sa part ng Ipil. Ayoko na siyang idaan sa mga baha-baha itong gulong ko. Itong sasakyan kasi alam mo naman, nakakapagawa lang, medyo mahirap ding ano, bayad ng bayad. Dahil ibabaha mo lang yung gulong mo tapos ipapagawa mo ulit, dapat hindi natin gawin yon. So yun, bauwi na kami, bauwi na ako, wala pala akong kasama. Ayan oh, grabe oh, hindi ng takbo ng van. Alam mo, grabe, lakas pa ng makina, luma na to ha. Pero ang sasakyan kasi, maski luma na, basta nasa pag-aalaga lang yan ang sasakyan. Gabi na guys, gabi na. So siguro hanggang dito na lang ang aking vlog. Maraming salamat muli sa pagsubaybay lagi sa akin mga kapiston. God bless you sa inyong lahat. Magpalain kayo. Bye bye.